Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan. Muli, nandito na naman po yung lingkod Epifanio Labrador sa ating programang Civilian Anti-Crime Group Epifanio Labrador. Bagamat sa ating sitwasyon talagang napakahirap. Pero tulad po ng ating sinumpaan, ano man ang mangyari, ngayong araw po na ito ay tayo po ay nakarating na dito sa lugar na kung saan dito po tayo ay mamamalagi muna na kung saan tayo po ay tatalakay ng mga usapin na dapat po ay malaman ng ating mga kababayan, no? Pero bago po natin ipagpatuloy yung pagsisiwalat, meron pong tumawag sa akin na isa sa ating mga kapatid na tumutulong, no? Salamat po sa mga kapatid natin sa Civilian Anti-Crime Group Brotherhood na sila po ay nag-ambagan para po kahit papaano ang inyong National Supreme Commander ay makapagpatuloy sa ating adhikain. Sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kapatid, ipapasantabi muna po natin sapagkat nagplano po kasi kami na gumawa muna ng matitirhan namin dito. No, ito po ay napakaliblib po kasi na lugar na dapat gumawa muna kami ng matitirhan. Ito po ay hindi po basta-basta ano sa ano po, ayan. So, ganun pa man, mga minamahal kong mga kababayan, tayo po ay tatalakay muna ng mga mahalaga din naman na mga talakayin na dapat din naman malaman ng ating mga kababayan. Ngayon, para po sa ating mga kababayan na handa pong tumulong sa ating programa, pwede po kayong magbigay ng tulong sa pamamagitan po ng GCash o kaya naman sa Western Union, no? Maraming salamat din po pala kay Mayor Pretz sa kanyang napakabuting loob, no? Sa napakabuting puso. Alam niyo, mga minamahal kong mga kababayan, alam ko po gagawin po itong issue, no? Dahil sinabi ko dito na tumulong si Mayor Pretz. Pero ang naiisip po kasi ni Mayor Pretz, di bali na siya ay ma-issuehan ng kahit ano. Wag lang po tayo mapabayaan sa sitwasyon natin. So, salamat po Mayor Pretz. Alam ko, nagbubuhis ka na naman ng buhay. Nagbubuhis ka na naman ng, pagkatao para lang po makatulong kayo sa akin. So, medyo malamok po talaga dito dahil unang-una talaga mapapakikita niyo naman tayo po ay nasa tabi po na ilog. Ano? So, dahil gubat nga po ito, so tanging kasama lang natin dito, unggoy. Unggoy at iba pa. No? So, napakasarap po ng buhay dito kung titignan natin dahil para pong malayo ka sa mga ahas sa syudad o ahas na nasa gobyerno, ahas na nasa paligid mo. Mas masarap pong kasama yung mga ahas dito na ahas na kung saan namumuhay ng tahimik, namumuhay ng payapa kaysa sa mga taong nag-uugaling ahas na hindi makontento sa ano kung meron, anong meron sila. Katulad po ng mga Tebes. Ano? So mga kababayan, sa araw pong ito, nananawagan din po tayo kay Mayora Janice Digamo na matulungan tayo na makapag-umpisa po tayo dito at makagawa po ng kahit man lang barong-barong, no? Na tayo po ay makagawa ng kahit konting kubo-kubo man lang. So pinaplano po sana namin underground na kumbaga nasa ilalim ng lupa po para po hindi po tayo mahalata. Ngayon ang ating pong pag-upload ay sa baba na lang po, no?
no, sa baba na lang po ng bayan kung sakali man, no. So ayun po mga minamahal kong mga kababayan. So sa oras pong ito mga minamahal kong mga kababayan, pag-uusapan po natin itong si Rimulya. Sa mga hindi po nakakaalam kung sino itong si Rimulya, nung buhay pa po ang ating minamahal na Ka-Percy Lapid, ito pong si Rimulya ang isa sa mga binabanggit po ni Ka-Percy Lapid na itinalaga sa administrasyong Marcos na tao o aso o tuta nito ni Rodrigo Roa Duterte na dating presidente ng ating bansa na kung saan kaalyado po ng China na kumbaga komunista din. Ito po yung uri ng presidente na nakapasok sa ating gobyerno na ginamit po yung batas komunista. Kaya po talagang labis-labis po ang nangyari na kalungkutan, kahirapan, pagdurusa ng ating mga kababayan. Dahil po tayo ay napasok na ng mga komunista. Sa oras pong ito, mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin itong pagpasok po sana ng ICC dito sa ating bansa na kung saan pinipigilan po nito ni Rimulya. Alam niyo po ba kung bakit si Rimulya ang itinalaga dyan sa DOJ? Dahil po sa alam po ni Digong na kung sakali po, ha? Alam po ni Digong nyo na kung sakali po na ipagpapatuloy po ng ICC itong kanilang pag-iimbestiga laban nga po sa kanyang pagmamalabis o sa pagmamalabis ng mga pulis at ng ibang mga ahensya ng ating bansa na naging aso o tuta nito ni Duterte noong mga panahon na sinasabi nila war on drugs, pero ang nangyari po naging extrajudicial killing po yung kanilang ginawa na kung saan pati po yung human rights tinapakan na po ni Duterte yung karapatan para mag-imbestiga at para kasuhan siya noong mga panahon po na yun. Talaga pong walang nagawa yung ating mga kababayan, kaya po sa ICC na lamang po lumapit. Dahil kapag nilapit po nila sa gobyerno natin, sa anumang ahensya ng ating bansa, wala pong matatanggap, wala pong makukuha na hustisya. Kaya nga po nung sinabi ni Rimulya na hindi daw pwedeng makialam itong ICC dahil kaya naman ng ating batas dito sa Pilipinas, marami pong nag-react, marami pong natawa. Kung totoo po yan, bakit po hindi agad nabigyan ng hustisya yung mga inosenteng mga tao na itinumba, ha? Itinumba nitong mga abusadong pulis na tira lang ng tira dahil nga sa ginawa nilang negosyo itong buhay ng ating mga kababayan dahil sa reward na binibigay ni Duterte. Na kahit hindi naman mga adik, abay pinagtutumba. No? Sa nangyari pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, wika nga ni Rimulya, hindi daw pwedeng pumasok dahil magkakaroon po ng kaso ang ICC na usurpation of authority. Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, gamit po yung talino, kapangyarihan, naliling lang po yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po nito ni Rimulya. Sa mga hindi po nakakaalam, si Rimulya po ay isang kaanib din ng NPA na kung saan tao ni Duterte na aso o tuta ng China na isa ring komunista na sumusuporta dito kay Duterte. Kaya nga nung nalaman ni Duterte na tuloy pa rin ang ikakaso sa kanya o pag-iimbestigan sa kanya ng ICC, bigla po itong lumipad sa China. Ha? Na kung saan itong China na ito, ha? Ito po yung bansa na kung saan nakinabang po si Duterte. Ha? Dahil po sa China, nagkaroon po ng limpak-limpak na pera itong si Duterte na kung saan pinapasok niya itong pogo sa ating bansa na kung saan nagbibigay ng limpak-limpak na pera sa ating mga
otoridad, lalong-lalo na sa mga may kapangyarihan na nasa gobyerno. Ha? Alam niyo mga minamahal kong mga kababayan, nakakalungkot isipin. Nakakalungkot po isipin na nakakapasok po ng lihim yung mga komunista sa ating bansa. Ha? Nakakapasok po yung mga komunista sa ating panggobyerno. Hindi po natin nahahalata kasi sino ba namang mag-aakala na isang attorney na nagpapatupad ng batas ay isang MPA. Tulad po ni Duterte, sabi ng iba sinisiraan daw natin, pero ano po yung ginawa niyo na pagsisisigaw niya doon? Magbubulag-bulagan pa rin ba tayo? Tayong mga Pilipino, narinig na nga natin, nakikita na nga natin, nagsisisigaw ang isang naging pangulo ng mabuhay ang MPA, tapos ganun. Sasabihin sinisiraan lang na MPA si Duterte. Ano ba? Sino ba talaga sa atin yung naglolokohan? Sino ba sa palagay ninyo yung nagsasabi ng totoo? Eka nga ni Kaper Silapid, doon siya'y nabubuhay pa. E tayo po, nagpapalabas tayo ng ebidensya dito. Di ba? Hindi pa ba sapat yun? Ano pang gusto nyong mangyari? Di ba? Alam niyo mga kababayan, sa mga hindi nakakaalam, kaya po itinalaga, ito po yung sinasabi ni Kaper Silapid, na mayroong itinalaga sa administrasyon ni Marcos, ha? Ito ni Bongbong Marcos Jr., na mga naging opisyal o isa sa binigyan ng mataas na katungkulan sa ating bansa na namamangka sa dalawang ilog. Ito na yung si Rimulya. At babanggitin ko po sa inyo kung sino itong isa. Para po maliwanagan po tayong lahat na ang humahawak po ngayon ng ating panggobyerno ay mga komunista na kung saan nilalaruan na lamang po yung kapangyarihan ng pulisya, kapangyarihan ng hukbong sandatahan ng ating bansa. Ibiro mo ha, kitang-kita naman doon, sumisigaw si Duterte, pinalabas pa po natin na nagsisisigaw mabuhay ang MPA, pero bakit walang ni isa sa mga sundalo na nag-imbestiga o presidente o Rodrigo Roa Duterte, bakit ano to? Ba't ganun? Nagsisisigaw ka, labag yan sa ating bansa. Ha? Nasuportahan mo. Sasabihin mo mabuhay ang MPA, na dapat ang sinisigaw mo, mabuhay ang Republikan ng Pilipinas, mabuhay ang Philippine National Police. Ha? Ngayon po, tingnan nyo, mautak po si Duterte. Dahil po sa si Duterte, ang naging dahilan para po ay mailibing ito si Marcos, ha, senior, sa libingan ng mga bayani, ito po ay tinanaw ng malaking loob, utang na loob ni Bongbong Marcos. Kaya po nung hiningi ni Duterte na ang gawing DOJ secretary ay itong si Rimulya, wala po siyang nagawa kundi pagbigyan ng kahilingan ng mga Duterte. O tingnan nyo, dahil si Rimulya ang siyang ang DOJ secretary, o may nangyayari ba kay Tevez? Sa totoo lang, yung ginagawa ni Tevez ngayon tsaka ni Rimulya na kung saan, kunyari nagtitirahan. Pero ang totoo, pinapalabas lang po nila para hindi po natin mahalata na sila po ay magkakasama lamang. Kunyari po, bababaan ng ganito ganyan, pero before po nila ibabayan, sinisipti muna po nila si Tevez. Para kahit ano man ang mangyari, di ba? Hindi lalabas at hindi po sila mahahalata na sila ay magkakakampi. Sa katunayan, sinadya po ni Tevez na tirahin pati na si Bongbong Marcos para hindi mahalata. Ha? Na alam ni Bongbong Marcos na ito ay palabas na lamang ni Rimulya at dito ni Tevez. Ha? Kasi pagka laging ganun na lamang, di ba? Bakit naman yung iba? Pag nagkaroon ng kasalanan, nakukulong agad. Kasi hindi sila magkakapartido. Eto, tandaan yung mabuti. Si Rimulya, aso ni Duterte. Si Tevez, aso din ni Duterte. Tao ni Duterte yung mga yan. Na parehong mga parehong mga MPA o ginagamit yung grupong MPA na kung saan
nagagamit din sila ng samahan na to sapagkat sila din ay sumusuporta dito. Kaya marami pong mga kababayan natin na talagang nadidismaya na. Sa totoo lang, pakitang gilas na lamang po yan. Pero ang totoo, hinihintay nila yung pagkakataon na maitumba ito si Mayor Pets Marin, maging si Mayora Janice Digamo. Yeah? Sobrang tagal na po. Siguro ngayon, buto-buto na lamang po si Gobernador Ruel Ragay Digamo. Pero walang umuusad. Ha? Nagbabago po yung mga sitwasyon sa DOJ, sa mga kaso na ito. Pero walang pinagbago. Malaya pa rin si Tevez. Na? Nakakapag-vlog pa nga. Tumatawa pa nga. Ha? Sa totoo lang, yung mga nakikita natin na yan na ginagawa ni Remulla, maging ni Tevez, palabas na lamang po nila. Pero nag-uusap po talaga sila. Ha? Sila po ay nagpaplano ng iba pang mga pagpaplano. Abay, biro mo, sa totoo lang, kung hindi nga po siguro yung abogado ni Mayora Janice Digamo ang nakatuklas na palabas-labas itong mga high profile dyan sa NBI o sa detention facilities ng NBI, abay, walang mahuhuli nga lumalabas dyan, walang makukulong na mga security ng NBI. E kung tutusin, dapat nung hindi pa nakikita ng abogado ni Mayora Janice Digamo, dapat dati pa nilang alam yun. O dahil na ano na sila, tsaka lang sila kumikilos. Tapos ngayon, pag nahuli, ipapahid doon sa mas mababang rango yung kasalanan. Kasi bakit? Pag nanagot yung pinakamababang rango na yan, madali na nilang magawan ng ano yan, paraan. Diba? Tingnan nyo kung ano yung ano. Tandaan nyo mga minamahal kong mga kababayan. Dahil po hindi kaya ng NPA na pumasok ng arangkadahan, ha? O ora mismo. Marami po silang pinag-aral magmula sa teacher, abogado, pulis, sundalo. Ha? Kaya nga po eh, magtataka kayo. Pag may operation yung mga sundalo, nalalaman agad nung kabila. Bakit? Meron po silang mga, marami po silang pinakawalan na tao. Ha? Na naging pulis pero mga MPA talaga ang pinagmulan. Marami silang pinakawalan na sundalo. Pero ang ugat niyan ay galing sa MPA. Kaya sila naging sundalo dahil sinuportahan sila ng MPA. Tingnan niyo ang laro. Darating yung panahon mga minamahal kong mga kababayan. Wala na. Wala na yung sinasabi natin na Republika ng Pilipinas. Kundi Republika na ng mga komunista. Siguro po, hindi po lingid sa inyong kaalaman ang nangyayari. Ha? Maraming abogado pero MPA. Maraming teacher pero MPA. Maraming pulis pero MPA. Maraming sundalo pero MPA. Nakakalungkot isipin na nakakapenetrate na sila. Nakakausad na sila. Kaya nga po, laking tuwa ni Joe Masison bago siya namatay. Na sabi niya, pag nagka Duterte, naging presidente. Diba? Maririnig natin doon sa pinalabas natin. Tuwan-tuwa si Joe Masison. Sabi nga niya, yung isang paa ng NPA ay nasa Malacanang. Ha? Na kung saan mamumuno. Ha? Siya ang mababandera. O siya yung talagang masusunod sa batas. Hindi na yung batas na kung saan eh, sinimulan ng ating mga bayani. Kaya mga kababayan, huwag po tayo maniwala kay Remulla. Si Remulla po, niloloko na lamang po tayo yan. Isang taksil po yan sa ating bansa na dapat mahatulan ng kamatayan. Isang traidor na kung saan nagpapagamit sa mga kriminal na tao na dahil ayaw managot, ayun, ginagamit yung kanyang kapangyarihan. Kaya nananawagan tayo kay Bongbong Marcos. Sana, dati naman tayong kaanib ng ICC, may kapangyarihan ka. Bakit hindi ikaw ang magdesisyon? Ha, ba't hindi mo kontrahin itong si Remulla? E nagsisinungaling kayo pag sinabi niyong okay lang yung ating bansa dito. Ha?
mo. Sige nga, tanungin niyo ating mga kababayan kung yung batas ba sa ating bansa ay batas para sa lahat. Eh kung yung batas natin dito sa bansa ay para sa lahat, di sana hindi na nakarating sa ICC pa yung sumbong ng ating mga kababayan. Pero dahil naging bulag, naging bingi, ha? Yung mga tao na nasa gobyerno sa sumbong ng ating mga kababayan na naapi ng mga panahon ni Digongyo. Ha? Napansin ba? Narinig ba? Hindi. Kaya Remulla, sinungaling ka. Una sa lahat, demonyo ka. Hayop ka. Ha? Hindi pa magka-leche-leche ang buhay mo. Ha? Ako, naging ganito man ang buhay ko dahil sa pagtatanggol ko at sa pagsisiwalat ko ng katotohanan na kung saan kumakalat na yung mga hindi magagandang leader, yung mga bulok na namumuno. Tanggap ko. Ha? Pero kayo, nagtatago kayo sa magagandang suot ninyo, sa magagandang mga ano ninyo, rango. Pero ang totoo, wala kayo kasing bulok. Ha? Niloloko nyo yung taong bayan. Winawalang niya nyo yung kaisipan ng taong bayan. Kaya sana nananawagan tayo kay Bongbong Marcos. Dati naman tayong kasapi ng ICC. Dahil ba ayaw ni Duterte magpahuli? Ayaw niya managot sa kasalanan niya? Tinanggal ang Pilipinas? Tanungin niyo yung buong tao sa buong Pilipinas. Hindi papayag na mawala tayo sa ICC. Bakit? Tanging ICC na lang. Yung tanging pag-asa ng ating mga kababayan para managot yung may mga kasalanan ng mga panahon ni Duterte na nagmalabis sa kanilang mga kapangyarihan. Na, sasabihin ni Remulla, bibigyan namin ng proteksyon yung mga magsusumbong. Gaano mo katiyak, Remulla? Ha, na mabibigyan mo ng proteksyon? E samantalang aso ka ni Duterte. Ha? Alam nila eh, aso ka ni Duterte, kaya wala nga silang tiwala eh. Alam ng mga biktima ng mga panahon ni Duterte, nasaklaw ng kapangyarihan ng Duterte ang gobyerno ngayon. Hindi mga tanga ang taong bayan. Ha? Hindi tanga. Kung sanay na sanay kayo gawing tanga yung taong bayan, please tama na. Tama na. Kaya mahal na Pangulo, kung talagang kayo ay walang tinatago at wala kayong dinidepensahan na kung sino man, nasa iyo ang kapangyarihan, papasukin mo ang ICC para maumpisahan yung pag-iimbestiga. Nang sa gayon ay mabitay na ito si Duterte at yung ito si Bongo pati si Bato. Ah, nang masilya elektrika na yung mga yan para hindi na magtagal sa mundo yan. Ha, para mabayaran nila yung kanilang pagmamalabis at pagnanakaw ng pera ng taong bayan. Isa na yung pagiging kasapi nila, ha, sa drug syndicate na kung saan ipinakalat dito sa buong Pilipinas sa pamamagitan nito ni Paolo Duterte. Ha? Na membro ng triad, hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. Kaya nga nung panahon ni Trillanes, simple lang, pinapatingnan lang yung likod niya kung talagang yung tattoo niya ay ordinaryong tattoo o tattoo ng membro ng drug syndicate. Kaya mga minamahal kong mga kababayan, nakakalungkot isipin na talagang napasok po tayo na kunwari ay mga alagad ng batas, kunwari ay mapagmahal sa bayan, pero ang totoo, mga kasapi sila ng drug syndicate na ginagamit na lamang yung kanilang mga kapangyarihan para tabunan yung kanilang mga kasalanan. Kaya sa araw pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, sana po magkaisa tayo. Na sana po manaig pa rin ang katotohanan at hindi ang kasinungalingan. At syempre po, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan na mayroong gininto ang puso. Nasuportahan niyo po ang iyong lingkod, Epifanio Labrador, sa ating pakikibaka. At marami pa po tayong isisiwalat. Tayo po ay pumaplaster pa lamang para po tayo naman ay medyo komportable po sa ating mga inahayag
na katotohanan na dapat malaman ng ating mga kababayan. Muli po, lagi pong sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inambayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inambayan. Maraming maraming salamat.